Yo guys, what's up po? Welcome back po sa ating channel Galimay Online. Sa mga bago dyan, subscribe na po kayo, no? At kung hindi pa kayo nakapag-join sa ating membership, guys, join na po kayo. Guys, napakahalaga po nitong ating magiging content ngayon dahil ako po ay nakapag-desisyon na mag-listing ng item, no? Ng coins sa eBay para po sa inyo, para makita po ninyo yung actual na pagpo-post. Marami kasi yung tatanong, paano ba yan? Paano ba mag-post yan? Hindi kami makapag-post yan. So marami pong nahihirapan. Kaya naman guys, huwag po ninyo sasayangin, ano, at tapusin po ninyo para makuha po ninyo ang impormasyon ng buong buo. At sa ganun ay makapag-post na rin po kayo ng inyong coins sa eBay. Ayan, andito po tayo ngayon sa menu ng aking cellphone. At syempre dapat meron na po kayong eBay account. No, ang unang-una po ninyong gagawin dyan, syempre mag-sign up kayo sa eBay para makagawa kayo ng eBay account. Tapos punta lang kayo, i-click nyo lang itong tatlong guhit na yan kapag nandito na kayo sa inyong eBay account. Tapos ayan po ang lalabas. Ano? Yan ang makikita ninyo. Yung home, yung notification, message, watching, save, purchases, tapos bids and offers, selling tayo. Yun ang i-click natin. Pag kinilip nyo yan, ito po ang lalabas. Yan, list and item. Siyempre, wala pang presyo yan dyan eh. Ayan ang ating gagawin ngayon. So, dapat maglalagay tayo. So, tingnan muna natin ito. Ayan, how it works. So, kung kayo ay bago pa lang dito sa larangan ng eBay, dapat basahin po ninyo yan. Ayan, meron dyan, get paid quickly and safely. May mga instruction po dyan. Ayan, why sell on eBay? So, dapat mabasa po natin yan. Ayan, list your item, sell and get paid, ship it. Ayan, no, pallets can sell for you. So, ayan lang muna. So, dapat alam niyo po yan guys, para meron po kayong idea, no? Lalo't bago pa lang kayo sa eBay. Ngayon, mag-list na tayo ng item. So, click natin list item. Yan ang lalabas, no? Describe your item. No? So, ano ba yung barya natin? Yung ating barya is yung 1 piso na BSP series coin na frost coin yun, eh, no? Yun yung ating gagawing halimbawa ngayon. So, yan. I-type lang natin yung ating coins, no? 1 piso 2015 yung year niya, siyempre. Lagay natin rare variant kasi rare variant ng 2015 yan eh. Di po ba? Yan. Variant. Tapos lagyan natin siya na slash. Then, frost. Kasi frost yung ating coin. So, dapat doon pa lang sa title niya, ma-highlight nyo na yung target nyo. Diba, frost coin siya. No? So, dapat makikita agad dyan ng mga gustong bumili. At ilagay nyo rin, BSP series coin. Tapos, kapag okay na yan guys, click nyo lang yung okay. Ayan, tapos permission required, okay. Ayan, allow nyo lang, no, para ma-access ng eBay yung mga picture. Kasi maglalagay tayo ng picture. Meron ako picture dito. At ayun na ilalagay natin yung tatlo na yan. Ano? Kasama yung doon sa namista yung percentage na kinuha ko. In-screenshot ko siya para maisama ko dyan sa picture. Ayan. Kapag na-click nyo yung tatlong yan, click lang yung upload. Ayan. So, yan, medyo matagal lang siya, no. Yan, tapos may lalabas na ganyan. Click nyo lang yung not now. Hindi naman natin masyadong kailangan yan. Ayan. Ayan po yung ating magiging picture. Tapos kapag okay na, i-click nyo lang po yung arrow na yan para bumalik tayo dito, no, sa listing summary. Ayan, yung magiging picture natin. At may plus doon kung gusto nyo magdagdag ng picture, click nyo lang yon. Ayan, tapos yung title, reviewin natin, 1 piso. No? So, okay na, no? Item specifics. Tapos magdadagdag tayo dito ng item specifics. Click nyo yung lapis. Kasi required dyan eh. Buyers need this specification to find your item. Yan, tapos yung plus nyo, click nyo lang yan. Enter natin yung mismong detalye doon. Yan, yung KM number.
I mean, yung KM number ng coin. Kinuha ko yung KM number na yan doon sa Numista. Yan, o, KM number 269A.2. Type natin lahat. Kasi importante na yung detalye, kumpleto kasi yung mga numismatic. Alam nila yan at hahanapin nila yan. Bold letters. Then, reverse 3. Ayan kasi yung ating coins, di ba? Cross, reverse 3 siya. So, pag okay na i-click niyo yung plus na yan, guys. Ayan. Kumpletuhin lang natin. Cross. Ayan. Click niyo yung plus na yan. Tapos, back. Yung arrow na sa taas na yan. Pagbaback ka. Ayan. Tapos, maglo-loading yan. Ayan, nakita niyo yung KM number. Nandiyan na, di ba? Ayan. So, kukumpletuhin pa natin yan. At may mga idadagdag pa tayo mga detalye dito. Then, yung composition ng bariya ng nickel-plated steel. Siyempre. Tapos, yung kanyang lagay natin, siyempre, circulated na ito eh. Click natin yung bilog na yan. Circulated na siya. Pagkatapos, yung grid. No? Hanapin natin yung AU kasi yung ating coins na hawak ay AU yun eh. Almost or about uncirculated siya. Ito yung mga grade niya, no? Yan. So, ang tawag yan is numeric grading. Yan. Hanapin natin yung AU. Scroll lang natin. Yan. Yung AU58. Yan ang kondisyon ng ating bariya. Click natin yung bilog na yan kapag napili na natin. Tapos, back tayo. Yan. So, makikita nyo, may grade na siya, no? Then, balik tayo dito sa my listing summary. Yan. Marireview natin yan, eh. Yan, yung picture na mapapansin nyo, no, may check na kulay grade, ibig sabihin po nun, okay na yun. Dapat po lahat ng details ay malalagyan po natin para makompleto natin yan. Kasi hindi po natin yan malilisting kapag may kulang po yan, ano? Yan, sa KM number, meron na year 2015, composition, meron na rin. Circulated, denomination, 1 peso, grade, ando na rin, no? Category, meron na rin yan, automatic yan eh. Tapos sa description, pwede tayo magdagdag dito sa description kasi tingin ko lang ito. Lagyan natin ng magnetic, yan, kasi itong series na ito, yung mga magnetic ito, para kumpleto na, no? Tapos kapag okay na, balik tayo dito sa may listing summary. Yan. Tapos, ang susunod nating step ay mapupunta na tayo dito sa pricing. Yan. Pricing tayo. Click nyo lang yung lapis. Ayan, lalabas. AO ng auction, ano? Starting bid yan, makikita nyo. Simulan natin ang starting bid sa halagang 6,000. Yan. Sapat lang yan, guys, kasi ibibidding pa yan, eh. Duration niya, gawin nating yung maximum 10 days. Click natin yung 10 days. Tapos scroll. Yan o, 10 days na siya. Tapos add reserve price. Ayan, click natin para ma-i-on natin yung kanyang yan o, this is the lowest amount. I-click natin, i-on natin yan para lalabas yung amount na ito eh. Dito sa may PHP, no, Philippine Peso, lagyan natin siya ng pinaka-lowest, no, sabi. Gawin natin 3,000 yan. So, pwede na yan. Tapos, guys, i-on lang natin ito, no, yung bilog na yan sa may tabi ng buy it now. On. Click lang natin yung on. Yan. Tapos, yan, pag okay na, ilagay natin yung price na mismo. 6,000. Lagay natin yung price. Yan. Pag okay na, balik tayo sa may listing summary nito. Para ma-check natin yung susunod na steps. Yan. Tapos, ang sunod na steps ay itong delivery na. So, delivery option na tayo. Para ma-i-deliver yung kung paano i-deliver yung coins na ating binibenta. So, i-click lang yan, ano.
Tapos i-click ang shipping service na yan. At lalabas, no, ito. Tapos piliin nyo itong standard shipping from outside PH. Tapos ayan ang lalabas. Shipping service, standard shipping from outside PH. Shipping cost, enter how much you'll charge the buyer. No? So maglalagay din kayo dyan. No? Tapos ito nga nasa baba, ship internationally. Kailangan nyo rin yan i-on eh. Kasi kapag may buyer sa ibang bansa, kailangan na naka-on yan. No? At ganun din yung ating gagawin. So mag-a-add tayo ng i-on muna natin, ano, ship internationally. Yung bilog na yan. Yan. Tapos guys, shipping cost. Maglalagay tayo sa may shipping cost niya. Yan. So, buyer pays flat shipping. I-decide ako. So, pwede natin lagyan ng 500 pesos ito, shipping cost. Pero guys, mas gusto ng mga buyer yung pre-shipping, no? So, nasa sa inyo po yan. Ito, pinakita ko lang ito para kasi kung halimbawa, para kumpleto yung ating detalye. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo na pre-shipping na lang. Mas gusto nila yan. Magbabaguhin pa rin to. So, ayan. Shipping cost na meron na, no? Standard shipping from outside PH, ano, ship domestically. So, lalagyan din natin ito. Ayan, no? Ayan, may nakalagay dyan, buyers are more likely to choose an item with free shipping. Pero kapag pinili nyo na may shipping pino, ayan, lagyan natin kahit 100 pesos. Ayan. Pag okay na, back tayo dito sa listing summary niya. At lalabas yan doon na meron na siyang ayan, ship domestically. Dito tayo sa may listing summary niya. Reviewin natin, ano, ayan, standard shipping from outside. Ayan, shipping cost may 100. International 500 ang shipping fee. Ayan. So, kailangan natin din ng payment methods. Yan. So, pinili ko yung PayPal. Pwede rin bank account, no, bank transfer to bank account. Pero, sinubukan ko muna na PayPal. Total, meron din naman akong PayPal. Ayan, nakalagay na sa preferences niya. PayPal. Yan. Delivery. Tingnan natin, review natin, no. Description. Check na rin, kulay green. Category, nakacheck na rin siya, kulay green. Tapos, sa item, specifics, title, okay na. Then, photos, okay na. So, pag okay na yan, guys, lahat. Kapag nagawa nyo na lahat ng tama, no, check nyo lang yung list your item. I-click nyo yan. Pag kinilip nyo yung list your item, pag okay yan, yan ang lalabas. Verify your phone number. Yan, tapos sa yung text me, i-click nyo yan. Then, may lalabas dyan. May magte-text sa inyo. Hintayin nyo lang sandali. Ayan, eBay. So, may text, no? 9902. Ilalagay nyo yun dito sa may security code. Yung 9902 na yun na itinext sa inyo ng eBay. Then, click continue. Ayan. Pag okay na yan lahat-lahat, guys. Ayan na. Success na. So, nakita mo naman success ang ating pag-listing ng coins dito sa eBay. Your item is listed for sale. So, first time ko itong ginawa, guys. Alang-alang sa inyo para makita nyo kung paano mag-listing ng coins dito sa eBay. Yan, meron akong active one. Wala pang sold, wala pang unsold, no? So, active pa lang siya sa kasalukuyan. Then, lastly, guys, i-check nyo ang inyong Gmail, no? Kasi meron kayong marireceive na ganitong email. Increase your selling success, no? Yan. eBay, your item has been listed. Yan, may eBay selling 1 piso 2015. Andiyan siya, oh. So, andito na yung full details ng eBay na inyong delisting, di ba? So, ibig sabihin nun, successful. So, ayan. Ganyan po ang step by step na mangyayari kung kayo po ay magbebenta o maglilisting ng coins sa eBay. Kahit hindi coins, kung meron kayong gustong listing dyan, no? Yung mga antique o ano-ano pa, di ba? Marami tayong pwedeng ilisting dito sa eBay domestically and internationally. So, ayan yung ating coins
yung nga sinetap natin ang pwedeng sa domestic, pwede ring international, no? So sana guys na linawan at kahit papaano ay nabigyan ko kayo ng konting impormasyon sa paglilist ng coins, kasi nga dami nagtatanong, so sana nasagot ko ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng paggawa ko ng tutorial na ito, no? At salamat at tinapos nyo, no? At mag-comment kayo guys kung ano pong sa tingin ninyo, kung ano po ang inyong maikokomento sa ating content ngayon. So maraming salamat po, no? Until next time guys, no? At ako, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kong kakalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para palagi kang updated. So God bless you guys. I'm out.